yung damper o durog na. Durog na! Oh. Baka wala sabihin yung damper niya durog na. Dahil mo. Yan o, yan ang ebidensya. Ang lamis kasi hindi magkaganyan yun eh. Oh. Yung damper din, nahulog sa loob yan. Nadurog. Oo. Oh. Di ba minsan umaakit pa dito sa block yan? Yes, wala lang yan. Ah, dyan lang. Kaya na naman eh, may industry. Wow, sabagay. Hindi makita. Ba't ba nagkakakalit? Wala na kaya malal sa traingay. Natawag ko ito na dalusan. Oo, wala yun ang sumula. Yung ulo? Yung kayo na. Oo, yung kanina. Ayan guys, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa shop ni Kuya George. No? Sa Nigel George Motor Shop dito sa Caloocan. So, meron ditong ano, meron ditong nagpunta na nag-message muna kay Kuya George na pupunta siya. So, kumbaga schedule tong punta niya na alas 7, no? Usapan niyo, no? So, kasi may problema siya sa motor niya. So, napaliwanag mo ano yung nararamdaman mong problema sa motor mo? Kasi pag tumatakbo ako, kata magagas ako, nag-i-gear ako, may pumapalo sa ano. Hindi ko lang saan nanggagaling. Ang maingay, ang daming kalansin. So pwede ba nating ano, marinig yung sinasabi niya? Oo, oh, pwede. Ha? Ha? Ayan. So ito yung ano ni Kuya, oh. Essay ni Kuya. Version 2. Okay. Ayan. So ano, dito ko. Titi. Oh. Kaiba. Oh. Iba, hindi mo sim... Huwag naman sana iniisip niya ang mekaniko ko, ha? Iba yung naisip ko eh. Yung mekaniko ko may ibang naisip. Mahal yung naisip niya kaysa akin. Ah, yun sa'yo? Naisip ko, mura lang yun. Okay. Pero yung naisip niya, mas mahal yun. So ano yung eksaktong naisip mo? Oo, naisip ko bandang kaliwa. Bandang kaliwa yung tunog na yun, ano? Oo. Pagka bandang kaliwa, dito lang dito yung Bendix. Starter outer clutch. So, magneto. Magneto. Pag bumitaw lang yun, pwedeng gano'ng mangyayari. So, naisip ko lang. Malalaman natin yung pag binuksan natin. Binuksan natin ngayon. No? Yan. Pero iniisip ng mekaniko ko, iba iniisip niya eh. Mas mahal yung iniisip niya eh. Pero, sana yun lang, no? Sana yun lang. Sige, sige. Tingnan natin yan mamaya. Sorry, makita natin. Oh. Yung kuya, ano nga pala yung pangalan mo? Robin po, Robin. Oh, Robin. Oh. Si Kuya Robin ng Makati. Yeah. Shout out. Makati pa. Yeah. No. Talagang, ang nagtatrabaho ka siguro, kaya alas 7 ka na. Oo, kaka-out ko lang din ng alas 6, yan dumiretso na ako rin. Oh. Isang oras din ang biyahe, napaka-traffic. Ay, lalo na ngayon. Na magpapasko, traffic everywhere. Kahit saan naman. Ayun. So, ang maganda lang dito, yan. Kasi dito kila Kuya George, dahil nagpa-schedule ka, talaga trusted mechanic talaga tayo. Yeah. Okay, sige. Ayun. Tinidrain na. Tawag ito. Tinidrain na yung oil. Okay, didrain muna yan tapos bubuksan na dito sa kabila. Kailan ba huling ano mo? Kailan yung huling chainsaw mo? 2 months ago. 2 months ago? Bagay, ano lang ang ano mo eh. Trabaho, bahay lang. Trabaho, bahay lang. So usually, sa dalawang buwan na yun, mga ilang kilometro na ano? Sa dalawang buwan, kasi ang mapunta ko sa kapauwi, siguro punta ako ng 10 kilometer siguro. Punta pa uwi? 7, mga ganyan. Sa isang araw? Isang araw, papunta balikan na. So 10 araw, di meron ka ilan? 70. Sa pong araw, 70 kilometer. Oh. So sa mga 30 days, 2,100. Mm. So 21,000. Tama ba? Oh, 2,000. Tama, 2,100. Kasi actually, ang pinakamagandang maintenance sa motor natin, every 1,000 per month. Hindi rin kasi masyado na o kaya every month, once a month, monthly, which ever comes first, tabi nga nila.
Kaya, ang problema kasi sa ating mga may trabaho, hindi lang makahanap ng oras. Sa mga pamilyado na rin eh. Oo. Mga masyadong... Kaya, maganda yung may mga shop na ganito na ginagabi. Pwede ka ba pumunta? Pwede pa nga yun. Pwede nga na pagbigyan pa ako ng server. Oo. Ikaw nga ata ang last customer ngayon eh. Yan. Oh, madami pa yung langis mo. Okay pa. Anong langis pa ginagamit mo? Nakalimutan ko lang. Takas limo. Okay, pinamo. Ay puta! Sobra lamang! Oh. Ayun yung papalo. Wala nang damper, durug na. Durug na! Oh. Baka wala nang damper loob niya, chef. Baka wala nang guma sa loob. Oo. Oh. Baka yun lang tumutunog na ano. Hindi pa. Sana yun lang. Sana yun lang. Malalaman niyo pag binuksan pa natin yung kabila. Oo, kasi ulit siya sabi ko, sigurado eh. Oo. Pero, matindi ngayon pala ako nakarinig ng gano'n. Bakas, sumpa. Ang laki ng client. yung ibang alog lang talaga. Yung sa'yo parang hindi. Oh, sobra naman yan. Ayun, siguro yung may ina. Yan yung mga ano, madurog. Ayun, oh. Yung mga damper niya? Oo, oh, yan, sumama na. Oh. Ay, puta. Buti hindi umakyat sa taas. Diba minsan umakyat sa ano yan? Sa... Yan sir, ibig sabihin yung damper niya durog na dahil mo. Yan o, yan ang ebidensya. Ang langis kasi hindi magaganyan yan eh. Oo. Yan damper niya nahulog sa loob yan. Nadurog. Oo. Diba minsan umakyat pa dito sa block yan? Yes, baba lang yan. Ah, dyan lang. Eh ano naman eh, may strain na rin. Ah, oo, sa bagay eh. Yan, makita tingin yan. O sana walang problema yung bearing niya. Ano? Kailan pa huling, baka hindi pa ito nare-replace sa apat na taon na sa'yo ito, kuya? Siguro mga 4 months ago, pinalitan nila lang damper yun. Hindi ko alam kung ano ba yun. Anong klase yung TMX? Pang TMX na tayo. Pang TMX? Baka yung Japek yung TMX na damper. Hindi, ang original na damper ng TMX hindi natuduro. Tumitigas. Magandang klase. Oo, tumitigas. Katunayan, Pops, yan yung huling upload ko eh. Tungkol sa damper. Yung issue sa damper. Yan o, tiyo, ikot-ikot na ano na yun. Ay, alam po saan na yun eh. Oh, sobrang lang nung ano. Wala nang damper yan, durog na. Nadurog na. Okay. Okay pa, di ba? Transmission okay bearing niya, walang problema. Walang problema. Ngayon, para sigurado tayo yung kabila, pabuksan ko rin. Para makita. Pero sa'yo, durog sila, di ba? Eh, no. Lang yan naman. Para puputi. Ba't ba nagkakaganon, sir? Eh, ano, yung damper mo, Japex. Hindi palang quality yung nilagay nila. Hindi ko itong set lang. Kasi kung quality yan, hindi madudurog yung damper. Yung TMX pala original, ha? Tumitigas pa nga yun, hindi nadudurog. Matagalit na. Pwede magpanta mo ito walang mayos. Kung may oras ka, panoorin mo yung vlog ko, yung huling upload ko ngayon. Ilan laman eh. Halit, kaya? Hindi, ngayon ito yung buksan. Masilip na rin siya. Kasi yung kabila nagalaw niya. Kailangan ito yung buksan makita siya rin eh. Kasi yung tunog kayo na, hindi siya ordinary. Hindi siya ordinary. Oo, ako rin eh. Yung wala narinig yun eh. Yung ito yung pipin lang kasi walang pagkain. Para pinapalo eh. Tumapo na lang is. Na rin eh. Oh, importante yan. Yun lang, damper lang talaga. Wala sa kabila. Mali yung ano ko, analyze ko kayo. Manila yung ano mo, yung hinala mo. Mali yung hinala ko kanina. Maigi na yun. Oh, kasi yung hinala mo, dagdag gastos yun. Okay na rin yun, nasilip. No? Oo. Mas maganda yung... aalis ko rito, mapayapa yung isip mo. Ito yung housing mo, sir. Okay. Yung alak ang lakas na, di ba? Yan. Laksa na. Yeah. May ilaw, ha? Ano yun? Ang problem, sir, ito. Yung ba yung nire-repress? Pag dinamper natin, sir, ano tayo, malaki na eh. Malaki na yung clearance. Ito ba, yung mga tama na siya, to? Di ba? Diba? Ito ka, yung lining kasi, nai-elog na siya. Ngayon, ang problem ko nito, dinamper ko to.
laki na yan. Paano ito? Sa akin, kung may budget dapat yung bago niya. Ayaw mo piling bago. Itadampit ko yan. Kung ano ba yung budget? Itadampit ko ulit siya. Kaso lang ito. Oh, kaya nga ganun ang resulta eh. So ngayon sir, decision na sila. Kasi ang bago na ito, nasa 250, ipasa ko 3,000. Eh, kung hindi mo kaysa 3,000, idadampin ko ito ngayon. Idadampin mo siya, andampin ko ng dampin sa 25,000. Idadampin sa tatagal. Ipapakita ko sa iyo yung tamper. Ganun din yung ingay niya. Babalik lang din ulit. Tamper. Ito yung tamper ng Honda T-Max. Ayun, yung sinasabi siya, pinakita ko sa vlog ko. Ayun. Oh, ito yung Honda T-Max original, Honda. Okay. Ayun. Ngayon may ang tamper ko dalawang klase. Meron din ako sa klase. So, ano yan? Ito yung same din ang clutch tamper ng AC natin. Yung picture niya, no? Same natin. Diba, kita mo? Same lang yan. Yan ang itsura. Oh. Ngayon, pag tinanggal natin yung damper niyan, ikumpara natin dito, sa ito image kasi, pwede, isang sukatan naman to eh. Mm. Sa butas, isa lang. Pero ito yung same ng stock. Ako. Yan. So, hintayin natin yung pagtanggal na. So, ito yung dalawang kasi damper. So, kung makita mo yung ano niya, yung... Ganito ato yung pinalit sa akin. Yung mas masikip. Hindi, sir. Saan ba yun? Ito. T-Mix to eh. Oh, yan ata yung T-Mix to. So ito, ayaw kong ipakita. Oh, yan lang. Yan lang. So, yan sir. So ngayon, titingnan natin yung pagtanggalong damper. Tingnan natin kung anong kaparehas. Actually, yung damper mo kapas, ito yung kaparehas. Ano bang advisable dyan? Sa akin sir, since na may tama yung housing mo, may bagong may brand nyo ba? Brand na yung ganun? Kung wala kang mabiling brand nyo, itimpurawin na rin ito, once a month tagal. Once a month na lang ulit. Habang nag-iipon ka. Nagpalit ako, 4 months na lang. Kaya palit na lang siya po. Kaya nabuksan niyo. 4 months na ang tinagal. Pati pinalitan niya yung ganito. Ano ba ang klase mo eh? Oo. Pinagatulog yan eh. Kakaroon na yung dalawa. Pinagkaiba kasi ito yung nakalagay dati yung bilog pa na kasi ito sir wala namang premium ito yung T-Mix ha kasi ako dati ito yung ginagamit ko ngayon nagkakaroon ako ganito ito yung ginagamit ko ngayon pero pag wala ako sir, ito pag bumili ka ng buong ganon ito yung nakalagay kasama na to stock ng Yamaha yun diba so ito pang Honda T-Mix so ito kasi ginagamit na dati pang nauna ginagamit talaga kasi ito bagong simbolo ito kaya na tuloy ito eh pag itong ang problem siya eh kasi ilang bakit kung makita mo yung ribbons niya magkasukat lang balik seta so much nyo Thomas pangalawa pa lang eh hindi bilang ako lang wala kayo yung butas na kaya yung sa ganito wala nang hindi mekanik ko yan meron na herpa meron na seta niya rin yung kanyang ko eh kaya kasi natin ako magkura kasi yun eh. Pang ano kaya yan? Ano yung ilimbo yung malalaman mo kaya kung para. Sunog na eh, no? Sunog na siya, boss. Wala na, oh. Tingnan natin yung dampit tinanggal doon. Ano? Natanggal mo na? Malaki na yung ano, no? Butas? Eh, anong rematchi gagamitin mo dyan? Wala ko rematchi doon pag nakipag... Ha? Eh, di ba standard yun? Oo. Hindi kasi yan. Pwede, depende kasi yung gumagawa din kasi yun eh. Di ba yan? Di yung ribbage niya. Oo, parang malalaki. Yung plant base yun yan. Pwede naman yan, pansa matagal muna. Yan, i-ribbage naman natin. Habang nag-ipon siya. Bagay.
yun nga, siyempre, expected ko na talaga nasagal. Kasi dapat mapalitan na rin yan. May tama na si Gilid yan. May clearance na eh. Tsaka na-revit na eh. Mga, usually, mga ganyan, isa, dalawang beses lang nire-revit, diba? Sa ganda yung pangalawa. So, eh, kung na-revit na siya dati, tapos nire-revit mo ngayon. Wala, huli na yan. Diba? So, yung huli niyan, wala, mag-ipon ka na. Oo. Hindi na sa advice pool na patagal yan. Parang pala yung sa akin. Nadali lang rin yun eh. Pero ang paliti na talaga yung ano. Yan sir, paliti na sir yan. Kasi may tama yung gilid. So since sabi ko, since kumayo ng budget, hindi pa naman yan. Kumbaga yung ingay niya kasi, kumbaga sa 10% na ingay, mabawasan ka na lang 8%. Ando yung 2%. Meron pa rin. Ando pa rin yung ingay. Ando pa rin. Kasi kung may clearance na siya eh. Puta, wala na eh. Wala na oh. Wala na, kaya pala sobrang ingay. Ano tawag nito? Nalusaw? Bumang wala yung nasunan ano doon? Bumang yun yung kanina. Kaya sabi yung kayo nakaliwa, kasi alam ko magneto. Kung wala may damper yan, eh walang damper yung pala nang ingay kayo. Yung talaga matindi. 4 months lang sir, 4 months lang ang binagawa mo. Pero saan mo pinagawa? Ay, sa lugar lang namin. Kaya ayoko na magtiwala sa mga shop-shop lang sa gilid. Oo, punta ka sa mga legit na. Kaya naganap ako sa page talaga sa mga AC na talaga. Mga traffic. Hindi nagawin ka rito. Wala siya, no? Ayan, kasi, siyempre. Kasi, usual kasi, yan may dumpet talaga. Pag yan may dumpet, meron pa eh. Ang idea ko talaga, kaya sabi ko kaliwa, kung may dumpet yan. Oo. Kung may dumpet yan, hindi ganun kaingay. Kumbaga, kasi usual kasi pag may problem na ganun kaingay, kaliwa ang problema doon. Starter outer cuts. Hindi ko na, siguro napagkat kayo na. Kasi na-incondem din dati ito eh. Na ganun din, taga Pampanga. Talagang ganun nangyari. Nalusaw, nawala. Nalusaw, di ba? Wala. Wala na talaga. So yan, gagawin natin. Sa ngayon, sir, idadumpet natin. So, pansamantagal, kumbaga habang nag-iipon ka, yun lang yan. So ngayon, kapag dinamper siya, possible pa rin talagang babalik. Hindi, may ingay pa niya sir. Kaya sabi ko siya, sa 10%. Pero pag nagpalit, magiging ano na, smooth na yan. Smooth. Smooth na yan. Smooth na yan. Pero ang muto habang umanda, ito yung nag-ingay, siya manda rin. Pero pag di ba yung tulog ng housing ng radio, is housing na po yan. Oo. Ang problem nito kasi, yung gilid kasi laki na lalalim no. Oy, matami na yung mga tama. Bagong oh. Ganito. Yun yung topper sit sa sabi ko. Yung mga tama na. Kumbaga yung mga kap maluwag na yung clearance no. Kasi lahat naman doon sa motor ko kasi walang ingay. Nakita mo yun di ba? Yung kabila. Yung bearing natin. Yung suspicyo kayo na doon sa kaliwa na magneto. Walang problema, inalok natin pati yung outer plugs walang problema. Eh. Pati yung sigunyal na ano, yung tag ito, ang chef, wala problema din yun. So, pinaka-problem mo pa talaga. Talaga. Kasi, isipin mo siya, wala nang, kumbaga nag-iingay siya, di ba? Kasi wala siyang dampil, oh. Kumbaga, habang umiikot sa ganun, dagdag, di ba? Kaya maingay. Oo, dagdag. Kahit pa mag-i-start pa lang. Oo. Yun na, oh. Siyempre, iikot na yun eh. Kasi, yung dampil, nakaganyan yung dampil eh. Dapat niya sa gitna eh. Nakagitna yung dampil. So gano'n nangyari. Kung mag-play man yan, yung natural lang na play niya. Oo, natural lang. Kasi hindi naman pwedeng walang play, pero meron pa rin. So ito yung lang, yung palang ingay kay Doug, no? Yan pala yung narinig natin kanina. Para may kumakarto. Mali ka. Mali ako. Ito pala, tumama, oh. Huwag mo palitan. Ano ba? Tumama ba sa loto, o ano? Hindi, wala ba tayong extra, wala ba tayong mga ibang kayang hakahuin dyan? Hindi, pero papalitan niya na daw eh. Huwin na lang. Oh, kasi papalitan niya na sa ano sa akin siya na. Kasi nga, mayroon pa rin clearance. Kung ano na lang yung advisable mo kasi, kaya kita pinunta kasi trusted mechanic ka talaga. Oh. Sa akin naman sir, ayoko naman kasi magsabi na hindi talaga kailangan. Oh. Diba? Sabi ko sa kaya, diba? Kung anong mabuksan ating motor mo, kung anong dapat kailang palitan natin. So, kung yung mga nawalang problem, palitan natin, di ba? Kasi pabuksan natin, nakita rin problema ng motor mo. Kung hindi naman o, yung sira, ayun na papalitan natin.
Kaya naman kaya na kasi, nag-isip ako dun sa kaywa. Kasi hindi ko expected na ubos ang damper nito eh. wala lang damper, kamo. Oh. Hindi ko akalain siya eh. Nalusaw eh. Wala, oo. Nadurog. So ito. So ano yung nabili ko? Ano yun? Peke yun? Hindi, palagi ko sir, hindi. Hindi genuine. Hindi, ano yun. Lisa, matotoo lang ha. Nung dati online sila ako, maraming klaseng damper nakaparoon dito. Marami yan. Kasi ganyan yung... Sukat na sukat sir. Oo. Sukat na sukat. Alam mo sabi sa akin dati, online sila na wala ko siya pa. Boss, okay to, pasok to. Kasi ganyan dati, inalok ko dati isang company. Clutch Dining. Alam mo sabi sa akin nung kagawad po ng EZRPH, sabi mo boss, hindi maganda yung lining. Ano boss, kinakayod yung statue out of clutch, ayaw na yung clutch boss. Ah, ganun ba? Eh, mura lang yung replacement. Kaya... So ginawa ko, hindi ko na tinuloy yung order ko, hinold ko na. Nung sinabi sa akin na ano, sir, maganda, kinayon yung clutch boss ko. Hinold ko na yun. Tapos yung dampen na yun, dapat papasok sa akin yun. Na dapat u-order ako nun. Nabuti na sinabihan ako na isang katawap ako na, boss, hindi maganda. Kaya inalok sa akin damper dati, hindi ko lang kinuha. No, nag-online ako. Kaya nung dati mag-online ako, wala akong damper na binibinta. Kasi nga, wala akong makita ng damper na magandang klase. Yun ang pinakano nun. So ngayon, sa class damper ng SA, maraming kapareho sir. Marami. Yun lang ang setup. Kaya tama yung sasabi ni Boss George, yung pinag- ikaw para magde-desisyon. Oh. It's either na brand new na buo niyan, oh. O gagawan lang ng remedyo yan. Oh. Mamimili ka ngayon. Kung may budget ka pang buo, ewan dumi na buo. Kasi ito, ikaw para magde-desisyon. Kasi wala nang... Wala eh. Dumayo na din ako. Pero sir, nasa tuwo lang sir ha? Ayoko lang bumalik. Ang clutch damper ng T-Mex na original. Napaka-tiba siya. Oo. Hindi niya nadudurog. Hindi, basta dutungin to. Manood siya. Manuality yung nailagay sa akin. Oo. Manidigas lang to. Yun ako, yun talagang duda ko sa'yo. Baka hindi talaga ganyan yun. Manidigas lang to. Manidigas lang to. Yan. Na ito, ganitong size. Hindi, maraming, pwede kang maano. Kasi halos pare-pareho naman ang size niyan eh. Meron kasing... damper na akala mo T-Mex ang ano, alam bakit? Ganito din ang kulay. Oo. Kulay din eh. Oo. Meron eh. Alam mo kung saan sa kalukal, meron dyan eh. Gusto mo, sampula kita pagbukas, may pakita ko sa'yo. Pero sense ba, siyempre. Ayoko kong hawakan nyo kasi hindi ko man nasubukan. Kasi ako, naka-easy ako. Kaya sabi ko, teka, ba't yung binta to eh, hindi ko nagamit. Subukan ko muna, kung okay sa buka ko. Kung hindi okay, hindi ko natuloy. So yun ang final decision ni Kuya. Palitan na yan. Kung may budget, oo. Meron naman budget to. Ito yung pinakaano natin, damper talaga. Kita natin, no? Yung damper talaga. Tama naman si Boss Jerry. Go pa rin yung decision. Oo, sa'yo pa rin decision. Ayoko lang bumalik. Oo, ayaw na nilang bumalik. Ayaw lang gusto niya. Oo. Malinaw na. Pa rin ang price. Ito siya, ha? Explain ko lang sa'yo. Yeah. Bakit sabi mo, Kuya George, bakit mura yung binta mo kahapon? Bakit? Di ba yung binili mo kahapon? Ano ang mahal? Di ba? Okay. Explain. Part number. 2PY. Okay. 2PY, pag delete mo yan, wala palita na mo ng 54B. Nag-iiba na. Diba? Iba na yung part number. 54B tsaka 2PY, magkaiba presyo. Pero ngayon, isang item. Isa lang. Isang item. Kaya huwag kang magtaka sa akin, sir. Sabi ko, bakit 3,000 lang binta mo kahapon? Eh, bakit kaya nasa 2PY? Kasi yung binili mo kahapon, 2PY. Ngayon, ito. Hindi, mas mahal to. Mas mura to. Oo, ngayon, ito na yung binili. So, ito yung paliwanag. Nagtaka sila na, di ba? Meron ganun eh. Bakit may mahal, may mura, pero yung specs ng pyesa. Pero kung bubuksan natin to, buksan natin. Ito, buksan natin. So ito yung laman niya. Diba? Yeah. Pero kung tutusin sir, yung 54B tsaka 2PY, isa lang yung press na. Isa lang itong clutch housing. Yan, yun ang ito. Bago. Yun lang kasi sir, sa parang sa clutch cable dati sir eh. Mm. Ang clutch cable, 54B dash F-16-25-00. Yun yung T-180 dati. Ngayon, 54B-16-305-02.
320 na ngayon. Iba na. Dahil doon sa number. Kaya nila, nilagyan nila to. Para hindi ma... Para maproteksyonan. Para hindi mabungo. Yan siya to. So sa 54B, tsaka 2PY, isa lang naman siya ito. Pwede mo bang paglapitin yung ano? Para makita natin yung diferensya. Ito. So makita mo, same lang naman yun eh. Yo, same lang yan. Kaso lang, wala nang ano itong isa. Diba? Okay. Ayan. So pag tinakpan mo siya, ganun yan. Ito yung brand nyo, ito yung luma. Di yung ngipin na sinasabi mo rito kanina. Ngayon, pag tinanggal natin yan, kasi sakit na lang ang clutch housing natin to eh. No, yan. Yung sinasabi ko kayo na idampir mo natin to sa 10%, mawala yung 8%. Ito, 8% ito. Mag-ingay. Kasi, may clearance siya. Ayun o, nakita nyo? Oy, no. May mga pamarka nga yan. Meron na eh. Oh. So, yan yung 2% na naingay. Hindi lang baka hindi lang to, baka 3-4% pa yan. Di ba yun o? Yan yung mga ano, may clearance siya eh. May mga tama na eh. Oo. So, yun to kasi wala. Malinis pa. Na, malinis pa. Yeah, at least nakikita niya yung diferensya. Di ba, sir? Nakikita mo. Walang alog yan. Pero ano, hoto lang, sir, ha? Ito, nasa driving skills din to, sir, eh. Alam, sa driving skills din to. Mga baru-balo ko na yun. Balang-balo ang patakbo, bagot siya. Kahit dalawang tatong buwan, apat na buwan, hirog din to. Kailangan alalay din. Totoo lang, ha? Kasi yung brand new to. Depende sa driving skills. Pero okay na yung ano, yung 4Gs. Oh. Kaya ako magpapalit. Isa bagay siya, sulit. Sulit na. Oh. Oh. Years, di ba? Oh, oh. Sulit na. Oh. Pagkano, sir? So, humpiritin sa Primera. Oh. So, ito yung pinakano siya. Explain ko sa'yo. Bakit? Ang pyesa ng Yamaha siya. Pitik-pitik lang muna. Primera, segunda. Pitik-pitik lang. Pag nakabelo, saka mo kargaan. Ano? Ano yan? Babalit na yung dating hatak niya na ano? Oo. Sikip na. Sir, yan yung nasabi na pagkakada mo. Oo, kumakadyot. Kasi wala lang ganun. Kumakadyot, ano? Kumakadyot. Hindi na iwasan mo. Na, buti, hindi ka binibiti sa overtake. Hindi naman. Hindi naman. Mahingay lang talaga. Mahingay lang talaga ito. Kasi wala ba. Hindi siya sliding eh. Ay, mabilis pa rin naman siya. Yung duro-duro. Yung ingay lang. Kasi, ang problem kasi nito, hindi ito ingay. Andito yung sliding. Ang problema niya, kung sliding niya, dito yan. Yeah, na, pakita mo, kuya. Once sliding siya, di ba? Tingin mo to. Pag nag-sliding siya dito, sliding yung motor niya, walang hata. Okay, parang may okay, ano na rin, no? Actually, ano? May kunti yan. Okay pa. Okay pa. Kaya pa tapos, tolerable pa to. Okay pa. Kasi, pag ito, ginali mo sa kamay mo. May kanal. Sasabit dapat. Alam mo yung tsura ng brake? This brake? Yun, ganyan. Kaya pa siya to, kaya pa. Ito naman, ito, may kunti na. Ayo, dapat ito kasi pag ginawa mo sa kamay mo, dapat dito, diretso yan. Dito lang may harap dapat. Ito mayroon, Meron. May kunting kanal na siya. Pero ito, tolerable pa rin to eh. Pwede pa yan. Pwede pa gamitin siya, wala akong hangat to. Kasi hindi pa ganyan na naman, magkano yung ganyan? Ito kasi, ang bintahan ko talaga nito, sa isa at ko, 830. Ito 540, ito 290. Ito kasi usual eh, pag nagka... sliding ka, ito yung usual problema. Yung lining mo, kinayod na yung lining mo, diba? Kinakapos sa lining mo, ito, lumalalim. Kaya minsan sa mga shop na walang mga pyesa, kaya nilang gawin talang paraan. Kahit malalim to, nalagay isang lining, isa. Additional lining. Dadagdag. Oo. Yun yung mga shop na nasa liblib. Yung mga malayong lugar, ha? Mga... pagbagoan na ng paraan. Mga sa bundok. Sa Manila kasi, dito sa atin, hindi kailangan maglagay nun eh. Kasi, patatakbuhin ka lang, boss, palalamog tayo, takbo-takbo, lalamog, lang. Pero yung mga malayong lugar na asa, alam mong wala kang delivery talaga, gagawin lang pala niyan, salpa ka na isang lining yan. Para tumilulang. Umangat lang yung lining mo rito, umangat lang. Kasi pag lumalim yan, sliding siya, kahit bitaw mo yung clutch mo, ibigay mo, gaganon yan. Wala, hibitinig ka. So, ang gagawin ng mekaniko na walang-walang makuha talaga, dadagdagan na isang lining. Dadagdagan nila yan. Para yung pinaka-ukit na dito, di ba, nakaganon yan. Ito, tolerable pa to eh. Pag malalim na kasi masyado, pag inalong mo na yan, tsaka na magdagdag sila.
panagdagdag, okay na ulit. Pero hindi yun pang pansamantagal. Hindi advisable siya doon. Hindi tatagal siya doon. Lalong ito. Lalong ubusin. Ito, tolerable pa to. Kahit mo nag-gas-gas yan, pantay pa naman yan. Okay pa to siya, di ko papalitan to. Ito, konting-konti lang oh. Pwede pa to. Tatagal pa. Kaya pa to. Ano ko sa kanila? Ito'y kailan? So ito naman siya, no? Mura lang naman eh. Kagaya nito. Kaysa yan, tulad yan. 10,000. May problem to eh. May isa nakikita kong problem dito eh. Oil seal. Ito. Palitin to eh, no? Ayan, no? Sa oil pump to eh. Papalitan din yan. Papalitan to, sir. Ayan. Mura lang naman yan. 50 pesos lang to. Mura lang. Importante to, sir. Mura lang. Yan nga yung mahirap, yung mga maliliit na bagay na yan eh. Yan ang nagigisan eh. Kung sino yung maliliit, sila yung nakapagpapalaki. Alam mo po ito, cost ng ano, langis. Oil pump. Oil pump to eh. Oil pump. Hindi akit yung langis sa taas. Pag ito, sira. Wala, papalitan ko na to. Kahit ayaw mo sa gusto, papalitan ko talaga yan. Kahit di mo bayan, papalitan ko talaga yan. Kasi sira talaga eh. Kasi masasira lang pang ano ko, gawa ko. Masasira lang pangalan mo. Kasi hindi mo inayon. Masisira lang yung reputasyon mo. So sir, dito, pag ginawa kasi namin dito ang clutch part, number one, tinsik namin. Sinisigurado ah. Sir, dito. Kasi, anong bakit? Pag ikaw last touch ng motor sa clutch part, ah, last touch ka. Okay. Ito. Ayun, no? Walang alok sir, kaya okay yan. Di ba? Kasi mayroon kasi may time kasi na pag hindi mo ma-check to, yung playing motor niya, maluwag na yung bearing. Oo. Ngayon, ikaw yung huling gumawa, siyempre, hindi mo na-check. Kasalanan mo. Kasi ikaw huling gumawa eh. Hindi mo na-check to. Yung pala dito, may alok na. Kaya dapat talaga chine-check dito. Pag dito naman ang tama, saan ang ano niya? Huwag kumakin na sir yan. Oo oh, yan. Yun ang sinasabi niya na huwag sana. yung iniisip sa huwag sana ang mangyari, iniisip na huwag isa. Malaki sir, kasi maniwala ka sa India. Tapos sinabi ang partner mo? May matanda kahapos, iniwa yung motor. Pinabiyak yung makina. So, ang sabi ko, Kai, bumili ka sa akin ng pyesa, advice ko lang sa'yo. Kasi sinabi ko pinak yung makina. Kasi ang binila sa akin, connecting rod, pin bearing lang. Sabi ko dito yung wow, bumastos ka ng 1-3. Bumili ka lang lahat ng bearing sa loob ng makina. Sabi niya, hindi na sir, kasi as per mekaniko, hindi na kailangan bumili daw, hindi na kailangan. Ngayon, ginamit niya magandang dalawang araw lang. Pumunta kahapon, nung linggo, sabi ko, hindi ko mabiyak yung loob mo kasi actually nung linggo, binuksan ko yung takiliran sa may magneto. Okay. Nung binuksan namin sir, naingay motor niya eh. Nung binuksan namin, anong problema? Yung bearing. Bearing na. Oo. Tapos, nung binuksan, tay, tinan mo yung bearing mo tayo, inaalog namin. Nakita mo tay? Tapos, kinumpir namin sa isang motor na binuksan namin, nakita, tinan mo yung motor ko. Sabi ko, sir, kung binila mo sana ng bearing yan, binila talaga mo. Bearing na. Kasi nagbiyak ka ng makina siya eh. Tapos, nagbiyak ka ng makina. Yung mga pati yun, ano yun, papalitan mo talaga lahat. Kung hindi yung papalit yung ibaba, importante ilalim. Overhaul. Overhaul, parang overhaul yan. Ano nangyari eh? Naawa ko kahapon. So, inalaw namin kahapon yun. Umaga, binyak namin. Tapos, ginawa niya ng gabi. Kasi nga, walang masinsya ng link ko. Isang link ko yung karamihan. So, ginalaw namin, nagtumbli sa gastos. Kasi nga, yung bearing, hindi niya pinalitan. As per mekaniko daw, hindi mo daw kailangan. May mekaniko pala siya. Hindi siya totoo sir, kahit hindi po sino maling ha, kulang yung pera niya, bumalik kayo ng umaga. Sabi niya, kulang yung pera ko. Hindi, walang problema ako, naawa na rin ako eh. Kahit si ma'am sabi niya, ay walang problema, sige, umigay ng kulang. Kasi nga, sabi, lahat ng pinig nalitan ko. Panay-connecting rod, bago binikonnectan, pinalitan ko. Sabi ko, sure full talk ako. Kasi iba yung gumawa eh. Siyempre, pag ibang gumawa, diba? Eh, ginawa pala sa lugar nila eh. Problema, lahat ng pinay, pero lang. Tapos, dalawang araw lang. Tapos, timing chain daw, sama yung mekaniko. Yung timing chain niya, dapat kung time ko lang sa kanila, pinalitan na niya. Diba? Yung pinaklas niya, diba? Kasi bumalik yung nangyari. Bakit kita ba maingay? Ay, timing chain na po yan. Wala tayong timing chain na available. Sabi nga. So, nangyari,
Pinabuksan sa akin dito, timing chain daw. Sabi ko, sige tayo, hindi timing chain daw. Sa tunog na kanya. So sabi ng head mechanic, boss, hindi yan timing chain. Nasa loob ng makina yan. So binuklas naman, sabi ko tayo, tinan mo tayo. Di ba yung pinakita ko nito, sir? Nung pinakita ko ito, sa kapila. Ay, sa kapila naman, ginawa namin. Talagang alog. Ito kasi ito, ito wala. Oh, wala, wala. Kanina nag-click mo agad diyan, sira. Ito nga, yan ang rule niya kanina, dapat din sa kabila. Yung iniisip ko ay sa kuno po, kumain sana. So ito, di ba? Okay naman. Wala. Pag kayong binyak na ito hapon, ang problema sa kabila, bearing talaga backlash, bearing talaga. Pwede ba daw yung sa clutch, yung kahit konting ano lang? Konting baba lang. Ah, ano, konting angat ng ganoon. Oo, na-adjust yan. Na-adjust yan. Sabay niya sa ano. So yan guys, no? Ibang-iba na yung tunog, oh. Tingnan natin. Nainit na, no? Yan, oh. Oh. Dumadamba na. Anong diferensya ang nakikita mo magmula kanina? Ha? Okay na. Okay na? So yun na lang sir, no? Yung may natitira. Actually, may natitira ka pang problema, pero yung problema mo dun sa ingay mo kanina, nasolusyon na na yun. Yung carb tuning na lang. Yung sa tambucho niya dahil sa carb yan? Oo, kasi nga dahil sa hangin, di man na matimpla eh.